What's up guys, now welcome back to my channel. So eto nga pala yung lugar kung saan ako nakuha ng talisay leaves. So para lang may idea kayo kung itsura ng puno ng talisay or Indian almond. So eto siya. So yan. Yan yung mga ano pa, kulay green pa iba. Tapos dito ako namumulot. Yan, pinupulot kaya ano. Kaya need mo silang isanitize kasi kita nyo naman kung saan sila galing, diba? Medyo hinahapo kasi ako, nagsuga ako ng kambing. So ayan, mayroon pa mga palaka. So ayan. Ito na ako ng mga ano, dried leaves. And actually, magkocollect din ako ngayon ng Cubaris morina. Try ko ulit mag-vulture ng Cubaris morina. And so ayan, dito tayo magkocollect. Tatay natin maghanap if kung naka ano, kung meron ba ulit. Kasi last time ko siya bumaha dito. Tapos nakita ko, naubos yung ano nila, parang nawala sila bigla dito. Ayun ko kung nag-migrate ba, lumipat ng pwesto, or namatay sa baha, or kinain sila ng ano, ng mga palaka. Kasi I mean, namatay sa baha, kasi diba, nung bumaha dito, yung mga bibe, pala ang ilangoy dyan. Siyempre, yung mga Cubaris morina, baka kasi mamaya, lumutang sila sa baha, tapos, or umakit sila sa mga dry na part, and expose sila, possible na nakain sila ng mga bibe, o kaya ng mga palaka. So, tingnan nyo kung gano'ng karami yung palaka dito, guys. 1 1 2, tapos meron pang isa dun banda, ayun o, ikaw lang ako ito sa camera eh. So may isa dyan, may isa dyan banda, ayun o, 3. So umaga pa lang yan, paano pa kaya pagkagabi guys, no? So yan, ayun hapo ako kasi ang init guys eh. Ito may dala akong tab para sa pagkakorek natin ng Cubaris morina, no? So, tignan ko na muna if kung marami na ba ulit sila dito. Pero pag aalas wala akong makita or yung kukunti, hindi ako magkakulik guys. Hintayin muna natin makakampak yung kanilang population, no? So, yun guys na. Kita ulit tayo mamaya. So, yun nga na guys, nakakita na ako. But, yung ano nila is napaka-konti lang. As in, hindi kagaya before na isang buklat mo lang, sobrang dami na. So, siguro alpas ako muna tong isang to. Ito nyo, cute nyo. Hindi pa to mature or hindi pa to adult size, no? But lalaglag muna. But meron ako alam na pwesto kung saan makakita tayo ng asin. Medyo maraming Cubaris morina. And kumukuha lang tayo ng about 10 pieces. Nasa yan, binukal ko lang yung mga dahon. Nasa yan, kasi sila ng dahon eh. Or minsan nasa ilalim ng lupa. So yan. So, tara, dun tayo sa pwesto na sinasabi ko sa inyo. So, ito na yung place guys, nakikita nyo, medyo sobrang taing tamba. Kasi ito kasi is, parang dito nilalagay yung mga ipa na ginagamit sa itika, no? So, try natin maghanap. Angat lang natin yung mga yan guys, no? Sure ako na meron dito. Kaya angatan natin yung mga sako. This one. So, yan guys, ang dami. As in, hindi lang Cubaris morina, but pati ibang species na meron din. Pero hindi kasi makita sa camera ko eh. Mga Porcelainized Spinosus, yung iba. So, medyo malalaki na kukunin natin guys. Para, kaya natin magpalaki yung maliliit. Ang dami oh. Kaso ang hirap nila huliin guys kasi ang bis nila bumaon sa substrate or sa ipa. And nalilito pa ako kung ano ba yung nakukuha ko, kung ano ba Cubaris morina or yung powder blues. So ito isa. Ang hirap nila makita sa ipa. Bibiris kasi ng mga Persevion and Spinosus. Kaya medyo mahirap. Nandito ako. Medyo mahirapan tayo sa ating ano ngayon ah. Pinabalak. So, hindi ko naman nabibidyo guys yung pag-collect ko. Ano, medyo mahirap kasi eh. Papakita ko na sa inyo mamaya yung mga na-collect ko. Nga guys, no, after ng ilang minutes ko na paghahanap doon, medyo hindi pala ganun karami yung Cubaris morina. More on Porcelainized Spinosus yung nakita ko doon. Kaya hindi na ako nag-collect guys. Kasi
halos ilan lang yung adult na nakikita ko na ako Barish Morina. So siguro hintay pa tayo ng ilang months bago sila makapag-comeback na. But tingnan natin sa ibang lugar kung gaano, kung medyo ano, medyo okay na yung kanilang population, no? Kasi binahatong lugar na to, guys, as in hanggang dito yung baha dito, no? Hanggang dyan, kaya lubog yan lahat. Siguro isa rin yung sa ano, kaya nawala sila. And diba last time din kasi nagkaroon ng peste sa baboy dito, yung mga tao, eto kasi coral to, eh, yung mga tao nag ano, nag-spray ng para pang patay ng mga ano, kung ano mang insekto or yung para mapigilan yung peste na dumapo sa baboy, no? Though hindi pa rin nakaligtas yung baboy nila kasi tinamaan pa din. So ayan, so dito ang tatapusin yung video, guys. Thanks for watching. See you again next video. So please subscribe if you're not subscribed to my channel, and like and share. So yun lang, thank you. So yan, no, kakauwi ko lang, and look what I've got. It's a male Redula praying mantis, no. Bilangan nyo yung segment. So eto yung ating female, guys, na nagdub na lang ako kasi may nagpiplay na ano, music sa nakapit bahay, no. So eto yung female natin, saktong bagong mold siya, no. As of now, same instar sila, though I'm not sure kung anong instar sila, if kung 5, 6 or 7, basta ganun. So ito yung female natin, but the problem is the male, yung male is ano na, tingin ko is premolt na, ayan yung kulay green, tingin ko is premolt na siya, and sana abutin niya mag-mature tong female natin, guys. So yung female natin, kakamalt lang nakagabi. So yun lang, guys, thanks for watching, update with you next time.